What's up sa inyo guys? Itong next video na to is ituturo ko sa inyo kung paano ba na maglalaro ka ng Mobile Legends tapos walang notification na lalabas sa cellphone mo. Yung kahit anong notification, kahit tawag pa rin sa messenger is madedisable. Ito kasi nakakabisit dun guys, yung kapag naglalaro ka ng Mobile Legends tapos bigla kang tatawagan na pinagtitripan ka lang ng kaibigan mo. Ayun, totally nakakabisit yun guys, kaya ituturo ko nga sa inyo kung paano siya madi-disable. Pati lahat ng notification, pati Lazada, Shopee, Facebook, or Google, lahat ng nag-donotip sa cellphone mo is hindi lalabas dahil nakapokus lang siya sa Mobile Legends. I-disable natin yung ibang application para hindi mag-notip, tapos yung Mobile Legends lang. So, nakakatulong din yun guys para hindi mag-lag, kasi kapag naglalaro ka ng ML tapos may mag-donotip, minsan naglalag yun eh, makakaramdam ka ng frame drops doon guys eh. Kaya yun nga, makatulong din to para wala din yung FPS drop sa cellphone mo habang naglalaro ng ML. Yun nga guys, pero kung bago natin simulan yung video guys, kung bago ka pa sa channel natin, is i-hit mo na yung subscribe button pati rin notification bell, kasi marami pa akong gagawing content dito sa YouTube na makakatulong sa inyo sa paglalaro sa Mobile Legends. So yun nga guys, simulan natin. Yung tricks na yun guys, madali lang yun kasi nandito lang naman yung sa cellphone mo. Ito, simulan natin. Punta ka lang na settings kasi nasa settings na siya. Ito, pumunta mo na sa settings. Tapos hanapin mo yung, ito, scroll down ko. Hanapin mo tong digital well-being and parental controls. Ayan yung hahanapin mo guys. Ayan yung kailangan natin. Ayan yung settings na gagamitin natin para mag-focus siya sa Mobile Legends. Mobile Legends lang yung tanging i-open niya, walang iba. Ganon. Pero tapos, kung wala ganito sa setting ng cellphone mo, kasi ang alam ko, itong digital well-being na to and parental controls is available lang siya sa Android 9 hanggang Android 10. Di ko lang alam kung meron to sa Android 11. Di ko pa na-check. Kayo na lang mag-check. Kung meron is mas mabuti. Pero kung wala, na-download naman sa Play Store. Iiwan ko na lang yung link dyan sa description. Yun, kung walang ano, i-download nyo na lang yung pares lang naman yung settings nun. Kapag wala kayong, ulit ko, kapag walang digital well-being and parental controls dito sa settings ng cellphone nyo, is mag-download kayo sa Play Store. Iwan ko na lang yung link sa description. So, ayun nga guys. Once na nandito na sa settings, pindutin mo na tong digital well-being and parental controls. Ayun. Tapos, ganito yung magiging, ano yan, itsura yan. Eto. Dito ka sa, ano, sa your digital well-being tools. Kasi dalawa yan. Minsan nakababa yan. Ito yung pangalawa, parental controls. Ito yung una, yung your digital well-being tools. Kapag hindi mo kita itong bilog na to, pwede mong itap yan. Kasi natatap yan eh. Dahil nga natap ko na kanina. So, kita na agad. So, ayan. Ito na yung, ano ko, yung itsura ng digital well-being tools. Scroll down mo lang yan. Tapos makikita mo dyan yung focus mode. Ito yung pinakakailangan natin guys. Yung focus mode. Pinutin muna natin, dito ko na explain, pinutin muna natin yung focus mode niyan. Dito ko na siya i-explain. Yan. Kung titignan nyo guys, naka-check tong messenger ko. Tanggalin ko muna yung check para back to zero tayo, simula. Yan. Dito guys, pipindutin mo yung madalas nag-notip sa cellphone mo yung habang naglalaro ka ng ML. At ano ba, isipin mo, ano-ano ba yung mga nag-notification sa cellphone mo habang naglalaro ka ng ML. Kung ano-ano yung mga yun, yun ang i-check mo. Halimbawa, naglalaro ka ng ML. Nag-notif si YouTube, nag-notif si Facebook, nag-notif si TikTok, si Google Chrome, si Messenger, si Message. Hindi, huwag na natin i-off si Message kasi importante yung message na yun. Mamaya tinext ka ng kailangan. Kaya hindi ko tinuturn off talaga yung text na yan. Dito sa, ano ba ba? Marami yan dito. Itong BF Stores. Ay, sorry, may napindot akong iba. Ayan guys, para mabilis na lang din. Ayan. Basta ipipindutin mo yung mga lumalabas na notif nyo, lalo na yung Lazada, tsaka Shopee,
Tsaka share it. Ayan, mga labas ng labas yung mga yan na kapag naglalaro ka tapos nagdotip sila, sobrang naglalag talaga yung cellphone mo. Ayun nga guys, para maiwasan mo yung mga notification na ganun, is gamitin mo itong focus mode mo tapos i-check mo sila lahat ng nagnonotip sa cellphone mo habang naglalaro ka ng Mobile Legends. So yun nga guys, once na ma-check mo na siya, kasi gusto sa akin madami pa eh, pero dahil tutorial naman to, ayun lang naman, yun lang yung pipindutin ko. Pero kung sa inyo, kung marami pa kayo, is i-check nyo lahat. Ayun, once na ma-check nyo na lahat ng application na madalas na nag-notify sa cellphone mo, pwede mo na itong pindutin yung button na to, yung turn on now. Ayan, pindutin mo yung turn on now na yan. Ayan, once na mag-turn on, once na mapindot mo yung turn on now, magiging gray yan guys. So, ibig sabihin yan, na-disable na yung mga application. Ibig sabihin, para siyang, ang katumbas niyan is na-uninstall. Ayun, yun ang katumbas niya, na-uninstall yung application niya. Pero hindi yan na-uninstall guys. Alam, yun ang katumbas kasi dinisable niya siya sa cellphone. Ibig sabihin, hindi mo siya ma-open, hindi mo siya magagamit, hindi siya makaka-access ng RAM, ng storage, ay yung data nasa cellphone mo pa, pero hindi siya nagra-run talaga. Kaya, nakakatulad dito para mabawasan yung RAM usage ng cellphone mo. So yun guys, kaya nga naka-gray icon sila lahat kasi nga, disable na siya. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ayun, tingnan yung mga icon niya, yung Facebook. Naka-gray sila lahat oh. Yung lahat ng disable ko, naka-gray. Ayun, mga naka-gray sila dahil disable na nga sila. Kahit natawagan ka sa Messenger habang naglalaro ka ng ML. Ayun, habang naglalaro ka ng ML, kahit tawagan ka sa Messenger, hindi yan magwa-pop up. Kasi tinry ko na nagpasilbuhan ko tawagan ako sa Messenger. Tapos, hindi siya nag-pop up guys kasi disabled talaga siya. Ngayon naman, paano siya ibabalik sa dati? Kasi na-turn off natin eh. Ay, na-turn on natin eh. Kailangan ito turn off din natin. Ganun lang, napakadali lang yun guys. I-home ko lang, tapos pumunta ka lang ulit sa settings. Tapos hanapin mo ulit tong digital well-being and parental controls. Tapos, ano, scroll down mo, hanapin mo yung focus mode. Yan, pindutin mo lang ulit yan. Tapos ito yung turn off button. Ay, no, turn off now. Kapag tinurn off mo yan guys, automatic, magiging available ulit sila. Tapos hindi mawawala yung check na yan. Ibig sabihin, kung kapag ganoon na lang kasi kadali turn on. Kasi mga naka-check na yun eh. Pindutin mo lang ulit to. Yan. Madi-disable ulit sila. Ibig sabihin, pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang habang naglalaro ka ng Mobile Legends. Mas okay nga guys kung i-check mo na lang lahat eh. Itirakwari, Mobile Legends lang naman nilalaro mo sa phone mo. I-disable mo na silang lahat. Para kada maglalaro ka ng Mobile Legends, is ganoon na lang gagawin mo. I-disable mo yung mga ibang application. So yun guys, sana nagustuhan nyo yung video natin guys. Dahil dito ko natapusin nga. So kung nagustuhan mo yung video natin, is i-hit mo na yung subscribe button para yung notification bell. Sobrang appreciate yun guys at maraming salamat sa inyo. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa channel natin guys. Dito ko natapusin yung video. Thanks for watching.